Ang buhay, mahirap. Totoo lang. Kasi dito sa mundo, tingin ko lang ha, wala ka kasing pwedeng makuha na hindi mo pinaghihirapan. Kasi, kung isipin nyo o titingnan nyo, halos lahat naman ang sinisilang sa mundo, wala eh. Kung sinisilang ka sa mundo, meron ka, swerte mo. Pero yung swerte kasi, hindi ako naniniwala dyan eh. Kasi alam ko, yung swerte, hindi siya magiging swerte kung hindi pinaghirapan yung isang bagay. Kasi magiging swerte siya pag pinaghirapan mo. Kasi mas masarap gamitin yung isang bagay pag galing ito mismo sa sarili mong pagsisikap, sa dugo pawis mo. Kaya, pag may gusto ko yung isang bagay, pag-ibunan mo, pagsisikapan mo. Kasi, hindi mo ma-appreciate ang isang bagay, ang isang gamit, pag binigay lang ito sa'yo. So, iba pa rin yung appreciation pag galing mismo sa sarili mong dugo pawis. Sabi kasi ng iba, si ano, ganito, ganyan, maswerte. Pero totoo, hindi. Hindi ako naniniwala sa swerte. Kasi, lahat ng bagay sa mundo, pinaghihirapan. Ibig sabihin, kung nasan ka ngayon, kung anong meron ka, yan yung mga bagay na pinag-decision mo na mga nakaraang taon. So, ikaw mismo yung produkto ng sarili mong pag-decision. Nasaan ka ngayon? Actually, ako, dito ako sa Japan. Kasi, nagtsaga ako mag-apply eh. Hindi ko makalimutan yung experience ko. Kasi, tawag na yung dati pa akong security guard. Dati ko kasi trabaho security guard. Sa Pilipinas ako, almost 5 years ako security service. Hanggang nakapag-decision ako mag-apply sa ibang bansa. Kasi alam ko, walang mangyayari sa buhay ko sa Pilipinas. Kasi bago dumating yung corona, sakto nakalis kami. So, that is a very good plan ng Panginoon para sa akin. So, dito na ako sa Japan. Yung pag-apply ko pa lang, napakahirap na. Hindi ko makalimutan kung ilang beses ang agency yung pinuntahan ko. Nangarap pa ako maging seaman. Kung ano na lang application. Sabi ko kahit anong trabaho, makalis na ako ng ibang bansa. Kasi alam ko, during that time, I'm almost 29 years old. Tapos, sabi ko hindi ko ata may bigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Although wala pa naman akong pamilya during that time, i-rebel pa lang ako. Pero sabi ko, wala. Walang mangyayari. Until I decide to find a job sa ibang bansa. Kasi bago umabot yung corona, nakalis ako. So, I think, ano siya? Bigay siya ng Panginoon.